Ang tanong, ano-ano ang mga requirements para sa board examination? Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Para ipaliwanag ang kasagutan sa ating tanong, naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey BAJITA. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Malapit na ang inyong board exam, mga buddies. Isa sa mga halagang bahagi ng inyong paghahanda sa ating board examination ay ang alamin at kumpletuhin ang lahat ng requirements para sa inyong pagsusulit. Pinapayuhan ko ang lahat na agahan ang pagre-request ng mga requirements dahil kadalasan ma-encounter mo ang mga issue, problema o aberya habang kinukumpleto mo ang mga requirements para sa iyong pagsusulit. Ang ating talakayan ay magpo-focus sa mga requirements para sa board licensure examination for criminologists. Para sa mga first-time takers or unang beses na kukuha ng board exam, ang mga sumusunod na requirements ay dapat isumite sa ating PRC. Una, ang Certificate of Live Birth na makukuha nyo sa Philippine Statistics Authority or PSA. Kadalasang problema sa birth certificate ay ang mga sumusunod. Una, maling spelling ng inyong pangalan. Ikalawa, maling spelling ng pangalan ng inyong mga magulang. O kaya naman, ang ikatlo, maling entrada sa inyong kasarian o gender. Tanong, paano susolusyunan yan? Hanggat maaga pa, dapat mag-request ka na. Huwag kang magpa-delay-delay ng request ng birth certificate. Para meron ka pang sapat na oras na asikasuhin yan, pumunta ka sa munisipyo nyo. Doon makikita mo ang local civil registrar para doon mo ayusin kung anumang mga problema, lalo na kung typographical error yan sa iyong birth certificate. Ngunit, kung komplikado na ang problema mo sa iyong birth certificate, pinapayuhan kita na dumulog sa isang abogado. Ikalawang requirement, marriage contract. Ito ay mag-a-apply lamang sa mga babaeng ikinasal na gumagamit ng apelyido ng kanilang asawa. Ikatlo, Transcript of Records o TOR. Tatandaan natin, ang Transcript of Records ay kailangan merong scanned picture mo at nakalagay doon ang katagang for board examination purposes. Base sa karanasan, inaabot ng isang buwan o higit pa bago ma-release ng inyong pamantasan ang inyong TOR dahil sa maraming kadahilanan. Isang popular na dahilan kung bakit tumatagal ang pagre-release ng TOR ng mga pamantasan ay dahil sa pamimilit ng mga ilang pamantasan sa kanilang graduates na mag-enroll sa mga review center na kursunada ng pamantasan, ngunit hindi naman gusto ng mga graduates nila. Tanong, tama ba yon? Legal ba yon? Panoorin nyo ang ibang video ko para sa ibang paksa na yan. Ang mga susunod na requirements naman ay para sa first-time takers at repeaters. Kailangan ng valid NBI clearance. Ang tanong, gaano ba katagal valido ang isang NBI clearance? Ang sagot, ang NBI clearance ay valido sa loob lamang ng isang taon. Kadalasang problema sa NBI clearance ay yung malalaman mo na meron kang kapangalan na may kaso o tinatawag nilang may hit. Anong solusyon sa bagay na yan? Ang sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan agahan mong mag-request ng NBI para meron ka pang sapat na oras kung sakasakali man na meron kang kapangalan na may hit or kaso. Iwasan ang last minute cramming. Kailangan din ng RTC clearance. Kadalasan, ang mga regional trial court ay nagre-require ng iba pang mga clearances bago sila mag-issue ng RTC clearance. At ito ang ilan sa mga iyon. Barangay clearance, police clearance, fiscal clearance na makukuha nyo sa Office of the Prosecutor,
at lower court clearance na makukuha nyo naman sa MTC, MTCC, or MCTC sa inyong lugar. Kinakailangan din ng 3 certificates of good moral character from any of the following. Barangay Chairman, Parish Priest, yan yung pastor, ministro, imam, babaylan, o kung ano man tawag sa pinuno ng inyong simbahan, dean of school, at employer. Inuulit ko, 3 lamang. Tanong, paano kung graduate ka ng BS Criminology sa inyong probinsya at lumuwas ka sa Maynila para kumuha ng board exam? Anong address ang ilalagay mo sa iyong mga requirements? Ang sagot, pwede mong ilagay na address ang address mo sa probinsya o kaya naman address mo dito sa Maynila. Siguruhin lang na lahat ng address ay iisa at pare-pareho. Kinakailangan din ng 4 pieces passport size ng pictures. Ang attire dapat ay may collar and sleeves at front view on a plain background with complete name tag. Ito ang halimbawa. Kung makikita nyo, yung name tag, nauuna ang apelyido, sinusundan ang pangalan, at huli ang iyong middle initial. At kinakailangan din ng PRC documentary stamp, kalinsabay niyan ang window envelope with PRC letterhead. Yang dalawang yan ay makukuha mo sa PRC office mismo. At ang huli, kailangan mong magbayad para sa examination fee. Let's do the recap. Ang mga requirements for criminology board exam ay ang mga sumusunod. Para sa first time takers, kailangan natin ng birth certificate, marriage contract para sa babaeng ikinasal na ginagamit ang apelyido ng kanilang asawa, TOR or Transcript of Records with scanned pictures and remarks for board examination purposes. Para naman sa first time takers and repeaters, kinakailangan natin ng valid NBI clearance, RTC clearance, 3 certificates of good moral character from any of the following: Barangay Chairman, Parish Priest, Dean of School, or Employer. Kinakailangan din natin ng 4 pieces passport size pictures with attire, with collar and sleeves, front view on a plain background with complete name tag. Example, BAJITA Jeffrey B. PRC documentary stamp, window envelope with PRC letterhead, at syempre, payment of 900 pesos. Ngayong alam mo na ang mga requirements para sa criminology board exam, ano pa ang iniintay mo? Kuha na! Let's go, buddies! Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating justice body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Thank you.